Kakatapos lang ng M4 tournament na ginanap sa Indonesia kung saan nagkampiyon ng Echo. Hindi natin may pagkakaila na isa sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo sa tournament na yon ay ang Choni Yawi. Madalas nga na ito ay iban ng mga nakakatapat nila as a sign of respect kasi di ba kapag palas ka sila na yung binaban nila. So yun na nga, alam niya naman guys na katulad ni Yawi, Chomain rin ako ever since na ginawa ko itong channel na to. Ang pinagkaiba lang namin, hindi ako nagtatang show. Pero ngayon, yun ang gagawin natin ngayon. Magtatang show po muna tayo ngayon. Di ko magiging enjoyable naman yun kahit hindi tayo makaka double kill, triple kill, minyak savage, kahit hindi tayo makagawa ng mga crazy outplay with the microhand skills, ganyan. Okay lang yan. Magiging masaya naman magtang guys eh. Yung tipong ikaw yung nag-absorb ng damage, ikaw yung nag-gumagawa ng mga risky plays, ikaw yung nagpa-front, ikaw yung nagsiset up ng clash, and so on and so forth. Magiging masaya naman to guys kahit papano. There's a reason naman eh kung bakit Cho yung madalas gamitin sa high points. Palaging nagagamit sa tournament. Kasi nga effective talaga to guys. Naito nyo naman na. Malay nyo, dito natin ma-discover na for the change role na pala ako pre. Kasi mas magagamit talaga kapag tank yung Cho mo. Then guys, nagsimula na po yung laban kung saan ang mga kalaban natin ay Estes, Barat, Nathan, Lunox at Yuzong. Isa lang masasabi ko dito, napakakunat nila. Yung core nila, unang-una, sustain yan, may Estes pa sila. And yung Yuzong, makunat din yan and may heal siya. Tingin ko medyo magiging magandang laban to dahil yung core naman namin is sustain din, which is yung Frederin. At medyo makunat din naman ako kahit papano. So yun guys, officially mag-i-start na po yung laro at mag-tangcho na po ako as soon as pinindot ko na tong roaming boots na to. So yun guys, kita nyo na, tangcho na po ang gagamitin natin ngayon. Ang kagandahan dito sa tangcho sa early game, pwede tayo manggulo sa buff ng kalaban part kasi meron tayong first. Nakakatagos tayo sa mga wall. So pwede tayo makatakas anytime, no? Hindi tayo ganun kadaling mahuli. So nasa red buff yung Frederin guys, try lang natin bisitahin. Che-check-upin lang natin mga buds. Che-check-upin lang natin mga buds. Ay hindi pala Frederin kalaban namin, Barat, my bad. So nandito yung Barat's part, kitang-kita nyo naman. Nakuha ko yung red buff mga par, nice one, di ba? Nakakabwisit yung ganun par kapag ginawa ng ka ng red ng kalaban mo par, nakaka-bad trip. Sana niretry mo na lang, di ba? Pero yon feeling ko bad trip na to at nire-respond ako ng mga kampi nila. So nagiinit na yung mata nila sa akin kasi nga naman, kinuha na ko ng red buff eh. Sayang, makukuha na ko pa sana ng isang creeps. Pag nakuha na ko pa yung isang creep, delay na talaga yun. So yun guys, magbo-blue buff na siguro yung gagong yon. Tara, abangan ko ulit doon, wait lang. So yan, andito siya guys. Kitang-kita nyo naman. Medyo binabawasan akong Estes mga par. So huwag tayo magpapadamot dyan. Babawasan din natin siya. Syempre, alam naman siya lang yung bumabawas, di ba? Syempre, pangyayari tawa pala ganun mo. Binalagan ko siya, binigyan ko siya par. Ayan, patay na yan, patay na yan, patay na yan, patay na yan. Kunti na lang, sayang, na-stun ako. Kung di ako na-stun par, patay yun sa akin. So try natin bigyan to Lunox mga buds. Kasi kanina pa to binigyan ako nito eh, pero i-heal nga lang pala niya yun sa minion kasi di ba may first yan pang heal. So ayun mga par, pag nagkaroon tayo ng level 4 dito at may SS na ako, tingin ko magsa-start na talaga yung laban kasi dito medyo boring pa to mga par. Wala pa ako masyadong magagawa eh. Tan lang ng first yung magagawa ka dito eh, hindi ko pa mapapatay yung kalaban. At nga pala isa sa dahilan ko bakit napagandang gamitin ng Cho as tank kasi nga yung SS niya, pwede mo SS-an yung kalaban papunta sa mga teammates mo, di ba? Tapos pwede mo pa abutin gamit ng third first tapos SS-an mo papunta sa kalaban mo. So napakaganda talaga par ng SS ni Cho. So try natin buwasan lang dito ng kakonte. Okay, buwasan lang natin mga par. Huwag kang mahihiya par. Buwasan yung mga kalaban. Ipok-pok mo lang hanggang maaari. Pag di mo na kaya, tumakbo ka na. Yun lang. Diba? Kung hindi natin napok yung SS na yan, tsaka yung, ano, yung Lunox, hindi niya mapapatay ng lapu-lapu. Diba? Ganun yung importance nun. Small things matter. Dito, nasipa ko na yung Yuzong. Patay na to, mga kaibigan. Hindi na mapag-S yan. Diba? Nice one. So, yung barats natin par, hanapin ko. Tapos, as usual, kukuwanan ko lang ng creeps to or guguluin ko lang siya. Kaso dito, mukhang mapapatay niya ako dahil na-SS na niya ako, pero may flicker naman ako. Mukhang makakatakbo ako. Mukhang hindi na yata. Pero ayos lang yan kasi tank tayo. Alright lang yan pre. So nagkamali ako doon mga par. Na SS-an ako ni Yuzong. Hindi rin na rin umabot yung second SS ko kasi pinag-initan na nila ako par. Kanina pa ako nag-invade eh. Bad trip na yung mga yun sa akin. So try naman natin guys, dalawan yung bot lane. Hindi pa natin nadadalawan yung bot. Alam nyo naman, good lane, kailangan huwag yung pabayaan. Alagaan nyo na mabuti, parang baby nyo. Kasi syempre pre, good lane pre, sa pinakamalaga talaga yan. Oh dito, sisipayin ko na to sa mukha. Oh, soccer field. Pasok diba sa goal? Yun ang equivalent ng soccer pre. Messi, Leonardo, pinasok ko sa loob ng goal. Pinotball ko papunta sa loob ng tore mga par. Ganun kalupit ng Cho natin par. Sisipain mo papunta sa tore mo, sa kakampi mo o kahit saan. Dito guys, ang mahirap lang bigyan dito is yung barats. Kasi tangin na, wow. Susubo ako na ito eh. Tangin na. Matututo na ako par. Ayaw magpasubo sa barats. Gagong bawa ng hininga niyan. Sinubo ko, kung hindi nagawa ko. Bastos eh. Agawan ko lang ng creeps and damot. Bigla akong sinubo. Bastos no guys. Asa na kaya yung barats? Bisitahin ulit natin. Ah, alam ko na niya ako sinubo kanina na bad trip siya kasi nga pala kinuwanan ko ng red no. Pero dito nandito silang dalawa, try natin bakbakin na silang lahat. Unahin ko na si Pai yung barats mga bads. Titipipian ko muna bago siya mamatay. Diba? Tinipian ko yon pre. O diba? Okay, tuloy mo lang pre. Huwag kang matakot. May ano kay, may HP kay. O magbak ka na ngayon.
Diba? Nice one, diba? That's ano, teamwork, teamwork makes the dream work. You know what I'm saying? Diba? Napapa-English tayo bigla par, grabe na usbi. Pero yun nga par, napatay namin silang apat doon. Tatlo pala, di ako marunong magbilang. Pero nandito mga par, nagkakabakbakan na ulit dito. Napatay yung SS agad. Ewan ko kung bakit, sipayin ko na yung barats par. Patay ata. Kailangan ko na mag-recall kasi nag-SS yung Lunox par. Sayang, hindi namin napatay yung barats, low health na yun eh. Support pa naman yung barats na yun, hindi pa siya malaki. Support tawag doon, di ba? Pero ayos lang yan mga par, at least nade-delay natin sila, nakuha na natin ng red. At talaga natatakot na sila kasi napakalaking pressure ang binibigay natin sa kanila mga par. Pinapahirapan talaga natin sila as soon as possible. As soon as so much, di ba? Talagang pinapahirapan natin, binubuisit natin yung mga buhay nila, hindi natin pinapadali. So dito papunta kami ng bot, pero mukhang may makakasalubong ako dito, pero sakto yung pagkasalubong ko kasi dito putang ina, pinatay ko yung mukha niya. Tapay na lang ko kasi may pabot na ang field na may kalaban eh, I mean. Kaya alam kong sakto. Sige, tirahin nyo lang ko, na-stun ko. Yun lang ang matutulong ko, stun, SS. Ganun lang mga buddy. Sakto, diba? Sabi ng ano doon, par. Sabi ng Brody, lakas daw. Kasi oo nga naman, kung hindi ako pumunta doon, par, patay siya sa Lunox doon. Alam ko yun, map awareness. Kung gusto nyo maging magaling na tank, kailangan maintindihan nyo yung mga role ng tank. Unang-una, map awareness, map control. Kailangan marunong ka nyan. Ikaw yung magbibigay ng vision sa mga kakampi mo, ikaw yung magche-check ng bush. Ikaw talaga yung magpo-provide ng vision, par. Ikaw yung pupunta sa mga posisyon na mahirap, na risky. Iputang ina, risky to ah. Gago, mapapatay yata ako ng Zuzong. Zuzong. Mapapatay yata ako ng Yuzong, gago. Muti ka na ako mamatay guys. Ang goal nga pala natin dito mag-MVP. Kaya kailangan natin iwasan yung mamatay. Kasi pag namatay tayo mga bads, katulad nung kanina, babawas yun eh, diba? Kasi yung kills mo plus assist divided by deaths, kumbaga tas KDA, yung may pinamata sa KDA, yun mag-MVP ka. Pag mas marami yung deaths mo, mas less chance na mag-MVP ka. Eh mga pala, hindi ko pa pala nasabi no? Pag gusto mo maging magaling mag-tank pre, kailangan alam mo yung rule ng tank. Una, map control, vision. Pangalawa, yung pag-setup ng clash. Kailangan magaling ka mag-engage ng clash para alam mo kung sinong titirahin mo. Tulad nito, sinong titirahin ko? Yuzong, Lunox, o yung tank? Syempre, di ba, wag yung tank par. Yung, eto na lang oh. So mukhang hindi ako makapunta dyan. Tara, yung baras, napabayaan, nakapag-retry. Sorry, may false. Hindi ko na box out. Yun ang kailangan mong gawin kapag tank ka, mag-zone. Which is hindi ko nagawa. Alright, so hindi natin matuto sa mga ganon. Sige, tirayin nyo yan. Sige lang, putang ina, sunod mo pa to. O diba, putin ang ina mo, mga bobo. Pero yun na nga guys, diba, nakaminyak yung kampi natin. Sabi ko naman sa inyo guys, diba, sa laro na to, hindi ako makaka-double kill, triple kill maniac. Ang magagawa ko lang dito is matutulungan natin yung makakampi natin. Sila yung gagawa ng highlights. Makita nyo naman, diba, nakaminyak. Highlights yun, sa kanya. Wala akong highlights doon. Kumbaga, tinutulungan ko lang talaga sila. Alright, yun lang yung goal natin eh. Kumbaga, supporting cast lang ako, pre. Sila yung bida. Let them take the shine light and we take the moonlight. Ano lang tayo, supporting cast lang tayo. Kumbaga sila yung protagonist, tayo yung supporting cast. Dito mga par, medyo delikado na dito. At malalim yan. Gusto ko sana sugutin, nagigreedy ako. Yun ang kailangan mo matutunan, yung temptation. Parang babae ba? Pag may girlfriend ka, huwag ka nang titingin sa iba. Kasi kapag tumingin ka sa iba, you will be X eh. You will be X to me talaga eh. So doon par, di ko muna sinugod yung Yuzong kasi parang medyo delikado. Kapag tank ka pre, kailangan ikaw yung magpo-front. Huwag kang lilikod. Katulad ng ginawa ko kanina. Dito kasi isipain ko na yung Lunox, kaso medyo delikado, mamamatay ako. Pero ayos lang, sacrifice yon, that's what we call sacrifice. Pero yun na nga, nagkamali ako doon, inaamin ko na. Nag-ready ako, sinipa ko yung Lunox, nasa loob ng tore, walang minion, tinamaan ako ng tore. Napakasakit nang nangyari. Pero dito naglo-lord na yung mga kasama ko, at yung Lunox, nag-check bush ako doon, diba? Nakita niya, binibigyan ko sila ng vision mga guys, diba? Nakita niya pre, o diba? Alam nila na may mga kalaban dito, binibigyan ko talaga sila ng vision. Ang hinahirapan lang ako dito is kontrolin yung damage na binibigay nila kasi hindi naman ganun ka-sustain yun. Mga buds. Kasi kita nyo dito, wala kaming marksman at wala kaming damage. Kaya ayoko muna mag-commit sa clash. Hindi enough ang damage namin dahil walang marksman mga kaibigan. Kaya nalugi kami sa clash na ito. Buti na lang napakalapit na lapu-lapu at naubos nyo yung mga kalaban kahit wala kaming golding. Ito na, napakalit na ng putin ang inang buwabong bro din. Ito ang ngayon lang dumating kanina pa nag-uumpisa. Pero okay lang yan, at least dumating siya. Putang inang taragim na sugod na. Sugod na mga kaibigan, putin ang inang. Sige, ubusin nyo lang mga tanga yan. Sige lang. Tatakbo na ako pag tapos na kayong lahat. Gege, sayang. Tagal kasi ng Brody, kaibigan. Napakatagal mo, Brody. Tagal mo, Brody. Pukin ang ina ka. Pilipino ka nga talaga. Pilipino time palaging late. Diba? Naglo-lord kami sa top. Siya nagpa-farm sa bot. Diba? Di man lang siya nag-push sa bot. Okay, sana kung nagpo-push siya ng bot eh. Para babak yung kalaban papunta sa base nila para mag-def eh. Para di sila makakapag-contest ng lord. Kaso nga lang hindi eh. Putang ina, nagka-crab siya eh. Yun ang problema, diba? Solo game tayo at hindi natin kakilala mga kakampi natin. At hindi natin kakilala mga kakampi natin. So, hindi natin kakilala. Kapag di natin kakilala, mga bobo. Pag mga bobo, ayaw nila riga doon ng ganon. Ayun oh, ganun yung sipa na yon, bobo yon. Kaya wag mong gagawin yon. Tinuturo ko lang sa inyo para makita nyo ha. Wag nyong gagawin yung mga ganon. Pero yun na nga, mukhang mananalo kami dito. Ewan ko lang kung mag-MVP ako. Kasi putang ina, yung lapu-lapu namin masyadong pabida. Pero mamaya guys, papapatay natin yan.
papapatay natin yan, pre. Kailangan tradorin mo yan. Katulad ng pag-trader ni Emilio Aguinaldo kay General MacArthur. Sino ulit yun yung tin-trader ni Emilio Aguinaldo? Si General Luna. Yun, General Luna, buds. Tatradorin natin to, si Lapu-Lapu. Tayo mismo papatay dito. Isipayin ko yung kalaban papunta sa kanya, tapos tatakbo ako. Ganun ang gagawin ko dito para mag-MVP ako. Siyempre, ang tawag sa'yo, Sakim. Sakim. Di ba yun yung ano? Sakim, si Kuya Kim. Saka punta, Todamon. Room, room. Skr. So dito guys, magkakaroon na ako ng SS 5 segundo na lang. Hinihintay ko at sisipayin ko na sa mukha itong barats na to. Kasi support pa naman siya ngayon, no. Pwede ko siya dito guys i-ano. Eh no guys, nito yung guys. O di ba napatay ng kakampi ko. Ganun ako kalupit. Kung hindi ko nasipa yun, hindi nila mapapatay yun. Kaya kailangan magpasalamat sila sa akin at sambahin nila ako araw-araw. O di ba sinipa ko pa yun. O patay. Kung hindi ko napatay yun, patay yung mage namin. Kasi kalahati na lang buhay niya. Hindi kalahati. Kakaperanggot. Kapag bumagsak yung Yuzong, patay siya dun. At dito 13 minutes na nakakalipas, hindi pa rin namin na natapos ang laro. Pero mukhang matatapos na ito. Kasi makakapag lord na kami at makukuha namin. At second lord na po yun, mga kaibigan. At kapag second lord, alam niya naman, mas masakit ang hampas niyan. Parang volleyball player. Kaya huwag ka magjojowa ng volleyball player. So yun na nga, mga kaibigan. Dito sisipain ko sa mukha yung kalaban. Kapag may unang pumunta, kapag sinong pumunta sa akin, kung sinong nagpakita, ito nagpakita tong Lunox, matapang tong gagong to. Pero mukhang titirahin ako dito. Masakit. Buti hindi ako sinubo ng gagong yon. Tangina. Naalala ko na naman yung unang death ko dito sa game na to. Sinubo ako ng barats gago. Paho ng hininga gago. Pero yun na nga mga guys. Hintay namin yung maglord. Wala nagbot. Ayang. Kasi maganda niya nga pag maglalabang kayo. Kapag ganyan, no, lord. Clear nyo lahat ng linyo para sabay-sabay sila magpo-push. At mas malaki ang pressure na ginagawa ko. Tulad ng pagpipilit sa inyo ng papa mo na mag-engineer. Ganong pressure. So ayun na nga mga guys dito, tatapusin na namin yung laban. Kitang-kita nyo naman, nagtatago na yung mga kalaban. At sila nandito, nasa base talaga, yun na lang magpakita. Talagang ganun sila katakot, mga duwag, mga baliw, mga mahihinang nila lang. Ayoko na mamatay dito, sana mamatay yung Lapu-Lapu kasi mukhang di ako mag-MVP. Sipayin ko ng barats guys. Sinipa ko na mga kaibigan, mamamatay ako dito. Okay lang, tanggap ko na, isa akong general, isa akong bayani pala. Pero yun na nga, panalo na kami mga kaibigan, pero hindi ako MVP dito. Alright, ayos lang yun mga kaibigan ko. Nice try, nice game pala.